Okay, so gawa lang tayo ng konting tutorial video dito ano. So marami kasi nagme-message sa akin na nagtatanong ng kung anong sira ng mga motor nila pag merong mga kakaibang tunog ganyan. So ilan sa mga yon yung medyo may lagitik dito sa block, sa may magneto side, sa fan side medyo may lumalagitik daw, and dito sa may pulley side. So isa-isahin lang natin ano. Gawin ko ng short tutorial tong sa rear wheel kung paano ma-diagnose nyo kung kailangan na bang palitan yung bearings nyo or kung ano yung umiingay dyan. So marami nagsasend sa akin ng video na pinapakita yung rear wheel nila pag umikot, medyo maingay daw. Okay. So napakahirap pong i-diagnose sa video lang ano. Minsan nga kahit sa personal ang hirap i-diagnose, so how much more yung video lang. So in this video, pakita ko na lang sa inyo kung paano yung systematic approach ng pag-troubleshoot. Malaman nyo kung anong sira dito sa rear wheel, sa gearbox, at saka dito sa torque drive assembly sa likod ano. First, make sure muna na free play itong inyong rear wheel. Dapat walang sinasayadan yan o kung anuman. So baka mamaya ando doon lang yung ingay na naririnig nyo. Okay, so ito yung normal na sound niyan kapag walang sabit ano. Ayan, may normal siya na sound na ganyan. So it's okay ano. So yun, make sure na free play yung gulong. Luwagan nyo muna ng konti yung brakes para sigurado hindi siya tumatama sa shocks or sa kung saan man. Okay, sa mga modern na motor ngayon, yung cover dito sa bell cover, meron siyang maliit na bearing doon sa side cover niya no, na nakatama dito sa shafting ng inyong torque drive. So ito sa lumang Dio, wala siyang bearing doon sa bell cover, kaya nga pwede nating tanggalin yung bell cover nito eh. Pero sa Yamaha Jag, sa mga modern na scooter, meron siyang bearing doon sa bell cover, maliit. So pagkatanggal nyo pa lang ng bell cover, try nyong paikutin. So kung mawala yung tunog na naririnig nyo, pwedeng yung bearing sa bell cover yung diferensya. So yun, kadalasan nasisira yung bearing na yun, maliit na bearing lang yun, sealed bearing. Minsan kapag sobrang kakalinis ng panggilid, no? So nililinis ng gasolina yung bell cover na yun. So ang tendency, yung sealed bearing, kapag napasukan siya ng gasolina, nawawala yung sadya niya na grasa sa loob, kasi na solvent nga yung gasolina, nawawash out niya yung grasa doon sa loob ng sealed bearing. So yun yung nakakasira doon sa maliit na bearing na yun, kasi nawawala ng grasa. Okay, so dito naman sa Dio natin, wala siyang bearing sa bell cover, no? So ayun, pero sa mga Yamaha Jag at saka sa mga bagong scooters, pwedeng yun. So kung lilinisin nyo siya, yung bearings na yun, huwag nyo na lang basain ng gasolina, or gumamit kayo nung, or ingatan nyo siya na kahit yung sa mga pang CVT cleaner, huwag nyo basain yung bearings na yun, kasi mawawash out niya yung natural niya na grasa sa loob. Okay, so next, kung hindi yung bearing sa bell cover ang problema, next step is to remove yung inyong bell. Okay, so minsan halimbawa, so pag naka-idle lang motor nyo, dapat hindi pa gumagalaw itong bell at saka rear wheel. Okay, so free play dapat yan. So kung gumalaw man yan, very minimal lang. So pwedeng yun ang panggalingan ng tunog. Halimbawa, merong kang isang clutch spring na putol na or masyado ng malambot. So low RPM pa lang yung isang pad mo ng clutch, lumalapat na kagad sa bell. So pwedeng yun ang pinagmumula ng ingay, or pwedeng kumakalugto dahil nga, let's say, baka putol yung isa mong clutch spring. So paikutin mo. Yan, medyo luwag. So kapag nawala yung ingay, kapag tinanggal mo tong bell, so most likely tumatama yung bell kaagad sa iyong clutch. Yung clutch tumatama agad sa bell prematurely, kasi pwedeng problema yung clutch spring, malambot na or putol. Okay, so yun, step by step yung pag-troubleshoot niyan. Okay, kung maingay pa rin, isunod nating tatanggalin yung torque drive. So yan, pag natanggal yung torque drive and pinaikot nyo, tapos nawala yung ingay,
So most likely nandito yung problema. Okay? May problema yung torque drive kaya maingay. Pero kung halimbawa maingay pa rin siya, sobrang ingay pa rin, most likely ang problema mo is nasa gearbox. So ganun po yung pagto-troubleshoot nun, systematic and step by step, para hindi po kayo nang huhula kung saan nanggagaling ang ingay. So itong sa akin okay naman. Okay, wala siyang ingay whatsoever. So i-refresh ko lang yung grasa ng torque drive, ano. So kung halimbawa yung inyong torque drive ang maingay, check nyo yung dalawang bearing doon, baka madumi na o kailangan nang i-replace yung grasa. Na na-troubleshoot nyo or na ang findings nyo is itong torque drive ang maingay, most likely itong bearings dito ang kailangang palitan. So meron kang sealed bearings dyan, meron kang needle bearing dito. So dalawang bearings ang meron dito. So it's up to you kung papalitan mo siya or bili ka ng bagong torque drive. Pero ito pwedeng linisan or kaya baka lang madumi or kulang na sa grasa. Okay, so minsan kasi nakikita ko sa ibang mekaniko, sobrang daming ilalagay na grasa dito. Okay, so pero hindi naman nagagrasahan ng tama yung nasa loob. So ang technique dito is dapat yung grasa nasa tamang lugar, syempre. So medyo madilim lang eh, kaya hindi makita. Pero yung ball bearings dun sa dulo, itong akin half sealed lang, so pwede kong grasahan tong loob. Yung iba ito, parehas na ganito yung side, parehas sealed, so it's okay kung hindi mo siya kailangan grasahan kung sealed naman siya. Pero kung ito yung may problema, medyo magasgas na paikutin, so papalitan mo ng bearings yan, tsaka itong needle bearing dito. Although hindi ko siya kakalasin ngayon, hindi ko siya gagawin ng tutorial kung paano tanggalin dahil okay naman siya, gagrasahan ko lang ng bago. So ang paggagrasa nitong maliit na bearing dito sa loob, yung ball bearings, ayan, pwede nyong gamitan ng stick, tapos yan, ikakawit nyo lang dyan, papasok na yung yung grasa doon sa loob. Or pwedeng ganito. Ayan, pwedeng dito nyo ilagay yung grasa doon sa katamaan ng bearings. Okay, so yan, didiin nyo lang yan dito, ikutin nyo dyan. So yan, may grasa na yung loob. Tapos itong mga sobra na to, tatanggalin yan dahil kakapitan yan ng dumi, hindi kailangan ganyang kadami ang grasa niyan. Basta magrasahan yung yun, okay na, pasok na yung grasa dun sa bearing sa loob at saka dito sa needle bearing dito. So okay na yan. Ito, pupunasan na natin yan. So syempre dapat itong part na to may grasa din. So lagyan ko lang to, tapos buhay na natin. So be sure na okay pa yung mga rubber seals dito, kasi kung wala yan, tatansiks lang din yung grasa and mapapasukan siya ng dumi, useless lang din. So kung sira na yung mga rubber seals, might as well bili na kayo ng bagong torque drive, ano. So para bago pa yung inyong mga bearings, but this one okay pa to. So ayun, sinatsaga natin. Kung makikita nyo itong aking clutch lining, hindi pa maganda yung kapit nyo kasi bago pa eh, hindi pa maganda yung lapat, kaya medyo mahina pa sa arangkada to. Ayun, konting portion lang nung pads yung kumakapit, so siguro lihahin ko ng konti ito. Sa pinakamadalas na pinagmumula ng ingay sa panggilid is itong pulley, ano, yung mga slide piece pag maluluwag na, kailangan ng palitan. So kita nyo naman, no? Ang lakas ng kalug niya, maluwag na yung aking slide piece, so kailangan na siyang palitan. Kasi kapag umaandar yan, lumalagitik yan, kaya ayan, hindi pwede yung ganyang kaluwag na slide piece. Papalitan ko na to. So mukhang may tagas na rin yung oil seal ko dun, pero sa ako nagagawin. Linisin ko na lang muna. Sa ano nagagawin to? I-refresh na lang ng buo. Greaser.
So itong bola ko, pangit na rin yung kondisyon. Ayun, oh, may mga tama, sama nang nangyari dito. So papalitan ko na siya. And doon sa mga nagtatanong sa pagtutuno ng bola, no, tsaka settings, gawa ko na separate video, no. So buuin ko na to and pakita ko sa inyo mamaya pagkatapos.